pagsira na yan, gaganong-ganon yan. Kaya pag nagano'n kayo ng manubela nyo, parang may wigil manubela nyo, tsaka pag naluluba kayo, biglang pumapaling na lang ganyan yan. Magandang araw po. Share ko sa inyo to. Sa mga L3 dyan, or may kakilala po kayo na naka-L3, pakishare nyo na lang po. Ito. Okay, issue ng L3. Laging sirain po ito. Panalulubak, nag-wiggle. O kaya yung manubela nyo, ang laki na ng clearance. Ito yung problema. May tinatawag po yan yung sa pangilalim niya, center post. Saka idler arm bushing. Palit na rin kami ball dyan kasi sira na rin eh. Pero yung main concern nila sir, nila madam, ay ma'am, thank you po sa pagpayag yung video ang ito. Maraming maraming salamat po. Yung nagwiwigil nga, then papalain din. So hindi naman pwede ialay nga na may sira, hindi ako papayag ng ganun. Kailangan gawin muna natin to. Ayun, ito yung problema. Yan, yung center post na yan, tsaka idler arm, bushing. Ito, papabaklas ko to para maintindihan nyo lalo. Yung loob. Abang binabaklas po ni Sir Junel, pa-shoutout muna po kay Sir Ray, Bolser, and family from Plaridel, Baybay City, Leyte, layo. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Kay Sir Randy Abinido at sa anak niya kay Raniel Abinido. At kay Sir Nilos Singuway from Antipolo po. At Belgits TV. At kay Sir Eduardo Mancilla. Yan, maraming maraming salamat po sa mga magagandang yung comment. Mag-iingat po tayo palagi, mga sir. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Ayan, ayan po yung loob niyan. Paklasin mo, men. Ayan, oh, paklas na. May bushing po yan sa loob. Ayan. Wala na, wasak na pala yung bushing. Ito po, na plastic bushing niya, wasak na. Ito po yung nasira niya, kaya nagwiwigil yung L3 na to. Ayan, naglag na rin yung oil seal niya. Ayan, tapos ito, numinipis na rin yung idler arm bushing, kaya nagkakaroon play. Mamaya, paliliwanag ko sa inyo pag nakakabit na. Ayan, bakit ito ba lagi nasisira to? Para po sa mga hindi nakakalam, ito pong tornilyo na to. Lagayan ho ng fittings yan. Lagi po yung ginagrasahan. Okay? Palagi nyo po yung pagagrasahan once a month para po maiwasan natin yung pagkasira kagad. Kasi sakit po ito ng L3. Di ko alam, parang tingin ko mali yung disenyo ng suspension nila. O may something sa suspension nila, bakit lagi nasira to? O overload tayo lagi. Ganun yung pwedeng maging rason kung bakit lagi siya nasira o nauna nasira. Kaya sa road condition natin. Pero ito lagi na madalas pag basta nakaramdam po kayo ng ano, ng pagiwigil, pag lubak, ayan. Pa-check niyo na agad 'yan, sira na 'yan. Ito pudpud na dalawa po ito eh. Magsaklob 'yan. Ayan, magkasaklob. Kabila. Ayan. Lahat po 'yan, no. Lahat 'yan. Ball joint, lahat ng pangilalim ng L3, meron pong fittings 'yan tinatawag. Pag-agrasahan nyo po sa gasolinahan, 25 pesos yata isa o 35, nasa ganun para tumagal yung center post. Kasi kahit yung original o, hindi tumatagal eh. O kaya yung magandang klase na replacement, hindi talaga natagal. Tingin ko rin sa overloading niya sa pagkargar natin. Ito yung bago eh. Ito po, ito bago. Sinalpak na namin. Nilagyan namin ng grasa, tinambakan na namin ng grasa. Ayan po yung video para tumagal ulit. Tapos advice ko rin sila, ma'am, na once a month dapat sila nagpapa greasing. Kasi lalo ngayon tag-ulan, dapat 'yan once a month talaga. Tapos itong idler arm bushing, ito 'yung nakalagay dito diyan. Ayan, lagi nabibitak. Mamaya pa nakakabit na ho, ipapaliwanag ko sa inyo 'yan ng stock. Ayan, may mga fitting suya, mga tie rod. Ayan, pati ball joint, 'yan. Yung idler arm bushing po, binili nila sir nung una, replacement.
halagang 150. Tapos yung ito, hindi po ako pumayag dahil alam ko na mangyayari ito. Matagal na yung isang buwan ito, swerte na kung tumagal na isang buwan to. Pinapalit ako kayla sir, 450 daw bili nila rito, original na. O ito, pag ailer ambushing po, original pasalpak nyo ha. Mura-mura lang ito, kayang-kaya naman, wala pa 1,000. Yun po, para tumagal. Ito, replacement. O kaya, Japan, basta may mahanap kayong Japan, ito, natagal na to. Ayan, ikakabit lang po muna namin, paliliwanag. So yun, tapos na po namin makabit, ayan o. Ito, pag kinalog nyo yan, pagsira na yan, gaganong-ganon yan. Kaya pag nagano kayo ng manubela nyo, parang may wigil manubela nyo, tsaka panaluluba kayo, biglang pumapaling na ng ganyan yan. Ayan. Ito po yung idler arm bushing. Ayan po yung idler arm bushing. Yan, magkatakip po yung dalawa. Ito po sinasabi kong original. Huwag po kayo magkakabit ng replacement dito, madaling bumigay. Okay? At last po, pag nagpapalit po kayo nyan, dalin nyo kaagad sa gasolinahan, pagrasahan nyo po kaagad. Yan, agaya nito. Ball joint na to. Bagong palit. May grasa po yan pero konting-konti. Palagyan nyo pa rin po sa gasolinahan yan. Ito, sila madam, pupunta dun sa gasolinahan agad. Palalagyan agad nila yan. I-advise ko sa kanila. Lagayan po ng grasa yan. Para po tumagal yung suspension ninyo. May mga L3 po dyan. Ganun lang po yung kaso. Basta pag nakaramdam kayo nagwiwigil, panalulubak, malikot yung manubela nyo, patik nyo na po agad. Center post. Either wala kung remedyo po, wala pong remedyo dyan eh. Pero dati may na-encounter ako nito, parang nagpasadya silang bearing. Taga Laguna yata, hindi ko na maaalala. 2010 pa yata yung naalala ko eh. Pinagawa nilang bearing yan, tumagal sa kanila ng 3 taon yata. Nasa ganun. Or magpapapabricate kayo ng engineering bushing. Para tumagal. Ayun, hahanap na lang po kayo nagpapabricate. So yun lang ako sa may mga L3. Maraming salamat po. Sana nakatulong yun. Magandang araw.